nakikita nyo, yung pinapakita ko ngayon is meron na kami bali ito dito sa part na to, garlic and then ginger, salt and then yung mga ano to, mga peppers. Hinalo ko na siya, may paminta, may luya, may paminta, may bawang na powder, may luya na powder, may sibuyas na powder, ganyan, turmeric powder, coriander powder, ganun. Tapos meron din siyang curry powder and ang aking coriander leaves and ang aking isang cup ng clove. So yan, imimix lang natin siya. Imimix ko lang. Kamayin ko na naka-gloves na. Ay, oo. Naka-gloves na. Ganyan. And then, ilalagay natin ang ating chicken. Ito, ang ating chicken. Isa pa. Bale, buong chicken lang ang ating lutuin. So, ito, bali, ibababad lang natin siya for 1 hour. Ganyan. For 1 hour or more than 1 hour, okay lang siya. Pag binabad mo siya ng mas matagal, masisiksik yung lasa. Bali, sige, sabihin naman natin 3 hours to 4 hours. Ganyan. Pero okay lang, kung 1 hour lang, okay lang. So, ayan, pagdagan natin siya ng soya sauce and then olive oil around 2 spoon or 3 spoon like that. And then meron ako ditong lemon juice for substitute, ayun, lemon juice. Meron ako dito ang lemon juice na ano. Hindi siya fresh. Ayan. So, ayan. Babad lang natin siya. Haluin natin. So, ayan. Ilalagay na natin sa ating ref muna. Bababad lang natin muna siya ng around 2 to 3 hours. Okay na yun. Kung gusto nyo ng mas matagal, okay lang din. So, ngayon naman, dito sa ating lagayan, maglalagay tayo ng magbabalat muna tayo ng bawang. Ito yung ating bawang. Tip para madaling matalupan ang bawang, maliban sa aking naunang tip, ito rin ang isang tip sa pagbalat ng bawang. Yan. Basagin lang natin siya ng konti para madali siyang yan. Madali siyang mabalatan. Durugin mo lang siya ng konti. Basta basag lang siya, ganyan o. Basag lang. Ay, sorry. Yan. Basagin lang natin siya ng konti. And madali na siyang talupan. Yan. Maliban sa ibinababad sa tubig, yun ay kung pang maramihan ang babalatan mo, tatalupan mo na bawang. Pero kung konti lang ng, ang tatalupan mo at agad-agad mo rin namang gagamitin. So, ganun lang ang gawin mo. Durugin mo lang siya ng konti, basagin mo lang siya ng konti para madali siyang matalupan. So, ayan. Pero kung magbabalat ka at i-stock mo lang sa ref, ibabad mo lang siya sa tubig within 10 minutes and then pwede tanggalin mo na siya sa tubig at pwede mo na siyang talupan. Pakadali ng talupan. So, ang gagawin natin dito sa ating bawang, hihiwain lang natin siya. Ganyan. Ito ay para doon sa ating ibinabad na chicken.
gagawa tayo ng chicken with onion and garlic recipe. So, ayan. Ilagay lang natin siya dito. Ayan. Ilagay lang natin sa ating lagayan. And we need also one onion. Hiwain lang din natin siya ng pabilog. Ayan. Ilagay din natin siya dito. Ayan. Pagsamahin natin. Dito sa isang bowl, ilalagay tayo ulit ng lemon. Around 1/4 cup, and then olive oil around 2 tablespoons, and soya sauce for 2 tablespoons. Yan. So yan, mix na siya. Dagdagan lang din natin ng konting, dahil mahilig tayo sa ating paminta, dagdagan natin ng paminta. And we're gonna add black vinegar for around 1/4 cup. So yung ating inilagay is ito, separated siya, bawang and onion. And then meron tayo ditong soya sauce, black vinegar, lemon, and ang ating olive oil. So yun ang ating mga inilagay doon sa ating liquid na sauce. So yan. Yung iba kasi guys, gumagamit din sila ng magic cubes, pero dahil wala tayong magic cubes, ito ang ating tip. So substitute natin siya ng garlic powder and ginger powder and onion powder. So, magdagdag lang tayo doon sa ating sauce ng onion powder. Ayan, ganyan lang siya. About 1/2 teaspoon. Dagdag din tayo ng garlic powder. Ganun din, 1/2 teaspoon. And ang ating ginger powder. So, ayan. Dagdag lang tayo. Dahil wala tayong magic cubes. Bale, ito, ihahanda lang natin para mas madali tayong makakilos mamaya pag magluluto na tayo. Ayan. Itabi lang natin sa tabi kasama ng ating onion. And magtatarot din tayo ng babies na potato. Yung iba guys, actually hindi na nila tinatalupan, pero ako tinatalupan ko kasi naiirita ako dun sa balat niya pag kumakain ako. So ayan. Tsaka isa pa, sa ngayon may virus, kaya wag muna tayo kumain ng may balat. Para sa akin lang yun, idea ko lang yun. So ayan, tatalupan lang natin lahat ng to. And then, hugasan natin. Hindi na natin siya ika-cut dahil maliliit na sila. Isama natin doon sa ating bawang and ang ating onion. And then, mamaya, paglulutuin na natin yung ating manok,
Okay, bali, ipapatong isasapaw lang natin lahat ng to. Yung ating liquid ingredients, ibubuhos lang natin doon sa ating chicken. And then, magdadagdag tayo ng olive oil. Ng olive. And then, ilagay na rin natin yung ating bawang, sibuyas, and ang ating baby potatoes. So, yun. And then, pagkatapos nun, takpan natin ng aluminum foil. Then, ilalagay natin, lulutuin natin siya sa oven around 4 to 5 minutes. So, yan. Ito na yung ating minarinate na chicken kanina. So, lagyan natin ng ating na-mix kanina na ating ingredients. Mukhang masarap. And, ito ibabaw na natin yung ating mga gulay, yung ating patatas, yan, paibabaw na natin, yung ating onion, iwalayin natin din yan, and then ang ating garlic. At syempre, lalagyan din natin ng ito, olive. Palagay ko guys, ano siya? Masarap din siya lagyan ng pineapple chunks. Mukha lang. Syempre, pag nagluluto ka talaga, iniisip mo kung ano pa yung magiging isa ikakasarap na, diba? So, palagay ko lang. Kung lalagyan mo siya ng pineapple chunks, pwede rin. So, yan guys. Babalutin na natin at ilalagay sa ating nalagay natin sa ating oven. So, yan. Wait lang. So, yan guys. Nabalot na natin. Balot natin siya ng ganyan. And, balutin natin ng aluminum foil. Then, ilalagay na natin sa ating oven. Ang aking oven ay nasa maximum siya, 250. Then, lulutuin siya natin. Lulutuin natin ng within 1 hour. Bale, pag 45 minutes, mamaya tanggalin na natin yung cover. And then, o-open natin yung taas ng kahit na 200 lang siya. Hanggang 200 lang yung yung init niya, degree Fahrenheit niya. And then, bubuksan natin para maging magpula lang, magpula yung ibabaw ng ating chicken. So, yun po guys. So, yan na guys, yung ating lutong manok na may potato, onion, and garlic. At the same time, meron din siyang olive.